Bago po pumasok ang present spike ng COVID, malaki na po yung improvements natin sa job market. Last year po, between January and April 2020, we lost 8.7 million jobs kasi yung April last year po, nag-impose pa tayo ng very strict na ECQ. Pero dahil nagbukas po tayo dahan-dahan in the safest possible manner yung ating ekonomiya, by February 2021, we were able to create 9.3 million jobs. So ibig sabihin, nabawi na natin yung mga nawalan trabaho at nadagdagan pa natin ito by 600,000 jobs. At ito ay mahalaga dahil ito yung nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Yung ating unemployment rate ay medyo mataas pa at 8.8%. Ang hinahabol natin sana by next year ay bumalik na sa 4 to 5% unemployment rate. At yung huli po, mahal na Pangulo, na sinusubaybay po ng NEDA ay yung kita o yung income or sweldo ng tao. Dahil po sa spike ng COVID cases, meron po tayong nakikitang pagkawalan ng income. For every one week na nasa ECQ po tayo, 19.6 billion peso po ang nawawala dahil hindi po lahat ay nakakapagtrabaho at sumesweldo. For every one week of MECQ po, 14.7 billion po ang nawawala. So total po, dahil 2 weeks na po yung ating ECQ at may madadagdag pa na almost 3 weeks na MECQ, so total of almost 5 weeks, ang epekto po sa ating tao ay 83.3 billion peso in foregone wages. At ito po ay siyempre one of our concern, pero naniniwala kami na dapat magtulungan po tayo na para masolusyonan na itong spike, para dahan-dahan na natin pwedeng ibuksan ulit ang ating ekonomiya. Para maibalik po natin sa taong bayan yung mababang presyo, yung pagbalik ng trabaho at pagbalik ng kanilang kita.